Okay, we're live. Kasama ko si Dr. Bernice Ong de la Cruz. Kapangalan ko, pulmonologist, expert sa baga. Okay? Ang topic natin, siyempre, favorite ng kababayan natin to, smoking. Marami pa rin ako nakitang naninigarilyo, nagbebenta ng Yossi. Mataas talaga incidence ng smoking sa Pilipino, yes. Bernice? Yes, the prevalence is still high. Mataas pa rin po ang mga... smoker. Ayon po sa datos ng Global Adult Tobacco Survey, I think nasa 26% pa rin yung prevalence ng mga naninigarilyo. At karamihan ay mga lalaki po. Yes. So, lalaki ang naninigarilyo? Although may mga babae rin po. Mas konti? Yes, okay. Mas konti po. So, hindi pa rin bumababa? Hindi pa rin po, yes. May mataas pera pa rin po. Sila pambili? Yes, oho. Meron pa rin po. So, anong ba nakikita niyo as pulmonologist? Okay. I'm sure karamihan ng may, baka may TB, may bukol sa baga. Yes. Ano bang nangyayari? Okay. Actually, ang isang cigarette stick, nagko-contain na more than 7,000 no, na chemicals. So, we know that pinaka-ano is the nicotine. Siya po yung naka-addictive na component. No? But aside from the nicotine, may mga carcinogenic po. Yan po yung mga nagko-cause ng cancer. May mga benzene, madami pong mga ibang mga nakapinsalang chemical that causes lung problems, heart problems, saka stroke. Yun po, no? So marami pong mga masamang. Yes. Sasabihin nila, meron silang kilala na naninigarilyo, hindi naman nagkakasakit. Ay, hindi po natin masabi umaabot po. Umaabot naman daw ng 70, yes. 80 lolo yes. niya na naninigarilyo. Opo. So how sigurado ba magkakasakit? Yung, maliit lang yung chance no, na magkakasakit. Okay, yung risk malaki po, no? Kasi if you can see if you have seen yung smoker's body po, no? Ang pagninigrilyo, nakaapekto po ng lahat ng katawan ng isang tao. Hindi lang po lungs, even the heart, the skin, mga lapay, mga atay, lahat po naapektuhan po niya. So, mataas ang risk na magka no, na any disease po pag tayo ninigrilyo po. Meron ba to sa dami ng sigarilyo? Baka ako sabihin nila 5 sticks lang sila okay. in a day compared yes. sa 1 pack in a day. Okay. Of course, pag mas marami po yung sinisigarilyo mo, mas mataas yung risk, no? Magkaroon ng mga sakit po nito. But kahit yung mga konti, nagsisimula sa konti eh, no? And then after that, syempre na-addict sila. Eventually, dumadami rin po yung pinigarilyo po nila. So, I think whether konti o madami, I think should still stop or quit smoking po. So, mas delikado. Let's say, nung bata sila, naninigarilyo yes. sila, nag-stop Opo. Sila, ano ba ma-expect nila? Okay. The sooner you quit, mas maaga kayong tumigil, mas maigi po. Because even after you quit, no, ilang oras lang, marami na pong yung heart rate mo, bumaba na after 12 hours. How many weeks yung risk mo for having this mga sakit sa puso, sakit sa mga lungs, bumaba ang risk after how many days or how many weeks you stop smoking. Gaano ka connected ng smoking sa emphysema, sa COPD, okay. sa tuberculosis, connected din ba? Okay. So sa COPD or emphysema, the major risk factor is still smoking po, no? So almost 90% po, 80 to 90% po ng may COPD ay naninigarilyo po. Yes. Na ano. Also, although TB, it's more of infection po, no? Oo, yung ano, but it's more of sa COPD kasi nasisira po yung bad effect po ng sigarilyo, sinisira po yung madaanan o daluyan ng hangin, mga bronchioles, and then pati yung mismong baga po. So, nakaka-emphysema sila. Compared sa exhaust ng kotse, tambucho, okay. or exhaust ng mga nagluluto sa yes. uling. Yes. Di ba? Nag-barbecue. Tama, yes. Masama rin tong exhaust sa kotse, sa uling, okay. compared sa smoking, ano yung... Okay. So, tama po. These are also risk factors. Yung mga biomass fuel, tinatawag natin, yung mga sa probinsya na nagluluto, na gumagamit ay mga uling. Studies have shown yung mga kababaihan sa probinsya na hindi po ninigarilyo, mataas ng percentage magkaroon ng mga emphysema po. And mga outdoor pollution, like mga tambucho, yes, these are also risk factors. But based on sa mga pag-aaral, the major risk factor is still the smoking pa rin. Kasi wala naman nicotine tong iba eh. Yes, hindi siya naka-addict. And then actually, yung smoke, no, may mga ano, component din, parang component din siya ng... tambucho ng kotse, kasama din po yan sa cigarette. Isa sa mga component din po yan. So,
let's say naninigarilyo, may nagko-comment, okay, yung mga lalaki daw, matigas ulo, uh-huh, ayaw tumigil, yung mga uh-huh misis nakikinig okay sa atin. So ano epekto sa misis pati sa anak nilang okay baby? Yes. Pag sabihin sa labas naman naninigarilyo, okay na ba yon? Okay, may mga second-hand smoke din po. Pag nalanghap din ng mga mahal nyo sa buhay, syempre naapekto din po sila. And then, lalo sa mga buntis, may effect sa baby po nila. May low birth weight, ano pang mga komplikasyon pag naninigarilyo po. Or nalanghap nila yung second-hand smoke na galing sa sigarilyo po. Okay. Pag gusto na nila tumigil okay sa smoking, di ba? Yes. Marami nagsasabi, huwag kang titigil. Pag tumigil ka, bigla dyan ka mamamatay. May actually, mangyayari sa'yo. Kita mo tumigil siya, kaya nanghina okay siya. Yes, I think... ano yung... Is this true or not? I think that's not true. Actually, marami ang pasyente din ganyan. Ano? Pag sinasabi ko tumigil sa panigarilyo, Doc, pag tinigil ko yan, lalo ako magkakasakit. Yan correct po yung kanilang notion. Notion. But, yeah, so I think you should change that notion. Mali po yung ganipong pag-iisip po. No? So, titigil pa rin po. So, of course, if you stop smoking, may mga effect po muna yan. So, umpisa ko. No? Okay, but then afterwards, mawala rin po yan. So, the earlier you quit smoking, the better po sa katawan po natin. Ho. Ano yung okay best way to quit smoking? Let's say, para sa misis okay na magtuturo, ano ba mga steps? Okay. Dahan-dahan ba magbabawas o okay bigla, ano maganda? Tsaka may withdrawal, di ba? Yes, yes, it depends po, no, kung gaano ka lakas ka manigarilyo. Although ngayon kasi, may mga, ang ating government din kasi ay very active din po regarding sa smoking, no. May mga quit line din po tayo, yung DOH quit line, 1558, you could call them to help you how to quit smoking the proper way po. Okay? Pag hindi kayo sigur ko anong dapat, stop baka agad. It depends kung gano'ng kakalakas manigarilyo din. And right now po, may marami na rin hospital na may mga smoking cessation clinic that you could inquire po to help you quit smoking in the tamang way po. So, ano pang mga techniques, diba? Tinuturo, okay, inom ng tubig, mag-chewing gum, yes, tatanggalin mo yung mga ashtray. Yes, pero yes, syempre, may withdrawal. Ano yun? Okay. In 1 to 2 weeks, manginginig sila. Yes, so, first, dapat you should have that, meron kang willingness. That's the first step. Dapat may willingness ka to stop. Okay, and then you should have a quit date. No? Parang you set a date na mag-quit na po ako. So, that's the first step. And then after that, tama po, no, yung mga naka things that nakapag-alala, or I mean, could remind you to smoke, you should take them all away, and then you could replace them, like exercise, no, but much better, no, mga exercises, regular physical activities to replace those things po na ano ho. Mm-hmm. Okay. Meron ding mga gamot. Ano ba yung mga yes, gamot apo or chewing okay gum? Or yes, ano yes ba, may mga device ba available ngayon okay to quit smoking? Okay, we have nicotine patches. These are the gamot po, no? We give them minsan sa mga smoking cessation clinic. Smoke, ano pangalan ng nicotine patches? Meron na tayo. We have a nicotine patch, lozenge pa. We have also the lozenges, the gums po, yes. Chewing gum. Gum, yes. Apo. Pastilles, mga lozenge na nilagay lang po. Yes, we have those things. And actually, may mga gamot din like the Verana Clean, no? Yun po yung mga gamot po na nakaka. But this one, you should talk, of course, no? Hindi lang tayo mag-isa magtitake po. No? Maganda yung doctor po na pulmonologist. Yes, baka po pwede kwento mo yes anong mga options. Okay lang naman marinig yung branding. Wala naman kami na-endorse. Baka yes kung mabilis lang ba makabili nitong gum, kahit sino. Yeah, you can... Or kailangan okay may reseta ng doktor? Mas maganda may reseta pa rin po para alam niyo. Kasi may mga schedule po yan. Hindi it depends kung gano'ng kalakas manigarilyo. So, may mga dosages din po yan. Ano? Yung paglilagay na pag-take ng nicotine po. So, maganda rin po, meron kang mga reseta ng doktor para you should know the schedule din po. How you so, take ano mas it, maganda? Yung gum, yung patch, o yung gamot? Anong maganda? It's the same kung anong preferred ng patient din po. No? I think it's effective naman po silang lahat so, pipili po sila doon? Yes. Opo. Kung anong available din. I think okay mas lozenge ang mas available po ngayon na mga ano po. Mm-hmm. Meron din nagsasabi, nakikita natin ngayon na maraming vaping, nagbe-vape yes sila. Opo. Sinasabi nila magbe-vape sila para patigil sila. Yes, opo. Or yung iba hindi nag-smoke, nagbe-vape. Ano yeah ba tingin nyo dito? Yes, actually sad to say po, may mga ginagamit ng vape to stop smoking, but it's not an effective strategy din po to stop smoking. Okay, that's one. And number two, yung mga iba po hindi po naninigarilyo dati, nagbe-vape din po. Oho. So, same lang din po yung
It's like also cigarette din po. May mga contents din po siya na pareho lang din po na may kita sa isang sigarilyo po, na traditional na sigarilyo po. Yung mga nakakalanghap ng smoking, alam natin yes. masama. Apo, yes. Minsan yung parang, ewan ko kung vape ang tawag, parang ang daming uso. Aerosol, yes, yes. Ano yun yung maliit lang pero parang ang daming variety eh. Yes, nalilito nga ako pero ang daming usok na kulay puti. Yes. Na medyo hindi naman ganun kabaho siya. Yeah, yeah. Actually may mga... Less smell siya true. Compared sa that's, yes. sa cigarette. Diba? Yes. Pag cigarette talaga ayaw mo eh. May mga newer generations na po tayo ng mga e-cigarette po. No? So, hindi siya ganun ka the smell po, no? But then... So, safer sa ibang tao? No, it's still the same because yung it's an electronic device. So, parang may atomizer siya and then yung may i-heat niya po, no? Yung liquid. May i-liquid po yun, eh, no? Which contains nicotine. And then, pag nag-heat na yan, lumilikha siya na tinatawag na aerosol. So, itong aerosol ang nalalanghap po natin sa baga natin. So, may danger din po at na malangkap dito po ng iba na second-hand na aerosol din po. May study ba yung mga bata, yung mga baby natin? Ang daming mga bata sa probinsya, may hika, may yes. ubo. Connected ba to sa smoking, sa usok, or what? Yes po. May mga bata po tayo na may mga problem sa lungs, no? And there also studies have shown na ano din po to, no? Effect din po ng mga outdoor pollution din po. Yes, nakakaano rin po. Kahit mga hika, they could be affected din po. Yung mga siguro tips natin, okay. kasi marami akong follower ng mga po. Tricycle driver, yes. o yung mga traffic enforcer. Opo, nga, eh. Yes. Diba, buong araw sila, yes. o yung mga sila, naglilinis no? ng kalye. Mm-hmm. Tapos nakita ko, kahit yung mga traffic enforcer, meron silang mga mask or yes. iba nakatawal lang. Opo, yes. So, ano ba yan? Pwede na ba yun? Siguro mas better to have a mask na lang po, no? Para to protect themselves. Yung normal face mask na lang? Yes, oo. Or yun if you lang. Can have mga K95, pwede rin po, no? Para mas makakapag-protect sa kanila rin po. Na ano ho. Up to what age pwede yung ganitong trabaho nila na expose sila sa kali? Di ba? I mean, pag 40s, yeah. 50s yes. ka na. Yes. Although, mas less ang studies with regards sa mga outdoor pollution na to, no? But still, there are still risk factors pa rin na pwedeng magkaroon ng mga COPD or emphysema rin po. Of course, the longer yung duration na expose ka, yung risk po higher rin po na magka-lung disease. And isa pa pala, pag nag-stop sila ng smoking, malaki ang chance na manigarilyo ulit. Ah, yes. May mga tinatawag tayong relapse din po. Very no? common opo. Yung relapse. Sabi yes. nila, balik lang ako ng balik. So, yes, opo. So, paano itong pag nang-relapse? Huwag lang malulungkot? Ano ba to? Ilang beses ba magbabalik-balik? Tigil, yes. balik, tigil, yeah. balik? May mga pasyente din ako na... bumabalik, no? Yeah, they relapse after, for example, may nangyari sa kanila and then they use this smoking as parang as an outlet nila kaya bumabalik sila manigarilyo po, no? So I think stress sa buhay. Yes, something, yeah, po, may stress or then nanigarilyo sila ulit po, no? So sa aming smoking cessation clinic, minsan fina-follow po namin yung pasyente namin na kinakamusta namin kung nanigarilyo ka pa ba. So we encourage them na to continue stop smoking para yung maintain nila na yung status nila na hindi po naninigarilyo. Then we congratulate. Then we give them positive feedback po, no? Para at least, you know, maintain nila na hindi po naninigarilyo. And also help them na hindi po mag-relapse po sila. Ho. Last question, Dr. Bernice. Okay. Lagi ko na babasa sa comment, I think hindi para sa atin, so pang gobyerno. Sasabihin, kung masama yung sigarilyo, di dapat sinara na lang yung factory. Bakit nagbebenta pa? Ano bang excuse doon? Diba, I mean, yung yes. alcohol siguro pwede mo sabihin in yes. moderation. Uh-huh. Smoking, wala naman moderation. Oh, still wala bang move yun? Basta smoking allowed pa rin talaga to sell? Oh, actually we have, may batas po tayo with regards, yes, the Executive Order 26 po, I think by our Pangulong Duterte po, no? I think na nagbabawal po ng paninigarilyo po sa public places po, no? And enclosed spaces din po. And so also, hanggang ganun lang magagawa and talaga. Also the yes, and also the regulation po ng mga, like mga graphic, may mga warnings, no? Mga warning signs sa mga kaya paket, marami no? ng pakete yes, na po, may graphic, may graphic display, these are tapos the things. Tapos pag sa mall, ibang lugar yeah, you na have lang. A designated smoking area, DSA na tinatawag po natin. And then I think may mga
rules din na you should need to place some signages, na mga, actually may signs na mga no smoking area po. So these are the things po. Final words, Dr. Bernice, okay. Ayaw pa rin matumig. Doon sa mga misis na hirap sa mister sa asawa. Oh. Sige po. So I think sa lahat po na ating manonood, so stop smoking po tayo. Alam po natin na, actually na po natin kailangan isabit pa. Alam po natin, ano pong mga masamang epekto po ng painigito sa atin at maaari sa ating mahal sa buhay, no? So, and may mga tulong po. Pag hindi nyo kahit po tumilis mag-isa, we have the quit line, yung DOH 1558. Napakadali po to help you, assist you. Na as long as you want the willingness na mag-stop po. No? Marami pong paraan para pong maging malusog. Tayo po'y magtulungan para maging malusog pong ating baga sa lahat, para maging, para sa ating bayan na rin po. Okay.